bago pa lang nakatutuntong sa pagiging teenager si Manuel, pero ang pasan niya sa balikat, mga obligasyon na karaniwang nakaatang sa mga mas nakatatanda. Nasa edad ni Manuel, dinala siya ng kapalaran na maging isang musmus na magulang. Pang-apat si Manuel sa pitong magkakapatid. Isang masikip at butas-butas na kwarto sa Trece Martires, Cavite ang tinitirhan niya kasama ng tatlong maliliit na kapatid. Sa maliit na kusina sa dampa, nakatambak ang mga kaldero at plato na pinagkainan. Dito madalas matatagpuan si Manuel habang naglilinis ng mga gamit sa bahay at naghahanda ng kung anuman ang kakainin ng kanyang mga kapatid. Sa araw na yun, gaya ng dati, wala silang pambili ng ulam. Manuel, kamusta na ang pamilya mo? Okay lang po. Hanggang ngayon ba, nag-aaral ka pa rin? Hindi na po. Bakit? Nung namatay po yung nanay ko, doon po ako tumigil. Ano nangyari sa nanay mo? Nagkasakit po. Tapos yung tatay mo? Inibando na po kami. Bago pumasok sa klase sa kinder sina Mark at Jeffrey, papaliguan muna ni Manuel ang tatlo, kasamang bunsong si Ronickson at saka bibihisan. Walang oras para magpahinga, walang tigil sa pag-aalaga. Bawat oras, mahalaga. Noon po ano, masaya lang po kami, wala pong sakitan. Tapos po, lagi po kami kumpleto. Lagi niya po kong sinasama sa sabungan. Tapos po, magtitinda po kami ng tinapa. Tapos, pag uwi, kain na po. Simula po nagkasakit yung nanay ko, hindi na po siya nagtrabaho sa sabungan. Tapos po, yung tatay ko po, naghanap ng trabaho po, construction worker. Nang mawala ang ina, iniwan na rin sila ng kanilang amain. Dahil walang ibang mag-aalaga sa tatlong maliliit na bata, inako na ito ni Manuel. Kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng kanilang ikabubuhay. Minsan po to, yun yung inuulam namin. Paano ginagawa mo para mabuhay mo yung mga kapatid mo? Minsan po, ano, pag hindi po ako pinapayagan manguha ng mangga, mangalakal na lang po. Yung mangga, paano ka kumikita mo? Ano, ibibenta ko po. At yung mga mangga rito sa paligid? Opo. Nangihipo ako ng isang sako, isang bag po. Tapos po, ang isang sako, ano po, 100 pabagsakan po dyan sa summer po. Ngayon, kapag nakabenta ka na ng mangga, ano gagawin mo doon sa pera? Bibili po ako ng bigas. Tapos ulam po, pagkakasyain po yun. Pero kahit handang gawin ni Manuel ang lahat para sa kanya mga kapatid, alam niyang hindi niya kakayanin ng mag-isa. Lalo pa at nakaamba ang takot na dumating ang panahon na magkahiwalay-hiwalay din silang apat dahil sa kanilang sitwasyon. May kapatid si Manuel na mas nakatatanda, ang ate niyang si Evita na nakaalalay din naman sa kanila. Pero alam niyang limitado lang din ang kaya nitong ibigay sa kanila dahil may sarili na rin siyang pamilya na kailangang asikasuhin at kapapanganak din. Sa ngayon po, hirap din po kami mag-asawa. Sa tuwing kakain po kami, parti-parti lang po kami sa pagkain. Nadamihan na lang po namin yung nasabaw para marami po kami makain. Minsan po naglulugaw na lang o kaya walang maalmusal. Sobrang hirap din po nang walang magulang. Hindi ka ba natatakot na darating din yung panahon na maghiwa-hiwalay kayo ng mga kapatid mo? Natatakot po. Anong iniisip mo na lang kapag na pag nangyari yun? Sana wag kami magkahiwalay. Lagi kami magkasama po. Yun.
Isang kapitbahay ng magkakapatid ang naantig sa kanilang kalagayan at hindi nagdalawang isip na magpaabot ng tulong. Nagambag-ambagan kami. Sabi, eh sige, ito na. Bumili na tayo ng ganito. Tapos nagpas siya yung dalawa kong ano, kamag-anak, yung pinsan ko, sa kanyang asawa niya. Indro natin ito yung dalawa. Nung makita ko po yung picture ng mga bata doon sa group chat namin, sabi ko, sige, hayaan nyo mga tol. Ako nang gagawa ng letter, baka sakaling matulungan tayo ni Sir Julius Babaw sa ating ilalapit bilang grupo na pagtulong din. Naipasok ng kinder sa elementary school sina Mark at Jeffrey. Hatid sundo pa rin ni Manuel ang dalawa kahit pa nga bakas sa mukha niya ang kagustuhan ding makabalik sa pag-aaral at makapagtapos. Ngayon po si Jeffrey po talaga ay nakakapasok na. Pero nung ano po kasi on and off nga po. Dahil nga daw sa kuya walang maghatid, wala minsan pagkain. Pero pag sa classroom naman po ay active naman po siya. 3 days po siyang nakapangdamit ng pangbahay, putikan yung paa. So may parents po ako dati na nakita siya. Nag-donate po ng bag at saka uniform. Kaya ngayon po, nakakasuot na sila ng uniform. Anong pinagdarasan mo lagi? Sana po bukas, may kakainin kami bukas. Mm-hmm. Tapos lagi silang mag-iingat. Ayt ang kwarto na tinutuluyan ng magkakapatid, inilibre na pansamantala ng may-ari ng bahay para mapagaan kahit nakaunti ang dinaranas nilang mga naulila. Eh, ikaw naman, di ba napapabayaan mo na yung sarili mo? Puro ang iniintindi mo na lang yung mga kapatid mo. Pero ikaw may pangarap ka rin sigurado, di ba? Ano ba mga pangarap mo? Teacher. Gusto mo maging teacher. Paano mo gagawin yun, Manuel, kung nag-aalaga ka sa kanila? Unahin ko na lang po sila bago sarili. Ayan, kain na tayo. Oops, uy! May bisita tayo rito. Manuel, papakilala ko sa iyo mga kaibigan natin, si Mr. Eric at si Armin ng Imus Terminal Mall. Ano ba itong inihanda natin dito, sir? Ito, dinala namin para sa iyo, para paninda, para may kabuhayan ka. Nakita namin yung bahay mo, meron kang kama ngayon, mat. Oo, mattress. Mattresses. Uh-oh. At punan. Oo. At meron tayong cabinet. Ito. Lalagyan ang mga gamit ninyo, magkakapatid. Pad, school supplies. Ano mga gamit pa? Galing sa riders, pwede. Mayroon kang uniform. Oo, para doon sa mga kapatid mo. May mga nakaready ng uniform. Saka, sapatos. Sapatos. Oh, ito na. Ito na ang hanap buhay package. Nabigay sa inyo ni Mr. Eric. Oo, sana pagbutihin nyo ang negosyo nito na makatulong sa inyong pamilya. Kaya meron kayong stove dyan. Oo, pwede nyo gamitin pag gusto nyo magluto-luto ng mga paninda nyo. Saka bukod po doon, sir, ano pa? Ano kayong meron? Table. May table, kainan. Para hindi na sasahig kakain, meron ng lamesa. Nang dalawin ng City Social Welfare and Development o CSWD si Manuel at alamin ang kalagayan nila ng mga kapatid, nasagot ang kinatatakutan ng mga bata. Gagawin po or assessment po natin doon pag once po na yung kumbaga wala na pong magulang itong mga bata. Hanapin muna po natin yung immediate family kung mayroon po sila katulad po ng kapatid, kamag-anak na po pwede pong tumulong po sa kanila. Pag once po na mayroon naman pong kamag-anak tulad po sa family Linda na naandyan naman po yung panganay na kapatid ni si Ate Evita, edi makikipag-coordinate naman po tayo sa barangay at sa tulong din po ng DSWD kung ano po yung immediate na pangangailangan po ng pamilya na ay kailangan po nating matugunan. Hindi po ma'am, sila po pwede pong madala po sa institusyon kasi po may pamilya pa naman po sila. Si Manuel po ay kailangan pong makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. May enroll po siya as grade 5 po. Kailangan lang po na makatapos din po talaga silang pag-aaral. Walang sino mang musmos ang dapat makaranas ng sinapit na buhay ni Manuel, Mark, Jeffrey at Ronickson. Pero madalas, hindi ito maiwasan. Dahil sa paniniwala at suporta ng magkakapatid sa isa't isa at ng mga nagmamalasakit,
hindi sila tuluyang nalubog sa patuloy na paghihikahos. Ngayon na wala ng bahagya ang takot na tuluyan sila magkakahiwa-hiwalay, mas maitutuunan nila ang lakas sa mga biyayang dumating, naiingatan daw nila at palalaguin.